This video is about ignition switch. So guys, muni ato ang ignition switch sa sakyanan. So nara ang ato ang ignition key. So guys, this is the ignition switch. So one of the component parts of starting system. So every component parts sa last na to gihatag nga video tutorial sa three electrical system. So natay ihatag na mga tutorial under sa mga component parts. One of this is kanin siya ignition switch. So guys, ang ignition switch mo ni siya ang switch nga mag-control sa system sa ato ang sakyanan, or siya ang mag-active para sa ato ang main electrical system sa ato ang sakyanan. So guys, this is my only DIY. So ipakita lang sa nako kung unsa ni siya ka unique. Guys, nakita ninyo. So instead na tester guys, ato gamiton. So bulb akong gihimo. So what's out guys? So EM1 or battery 1. Pag first move na to is accessories guys. Next, IG1. Then ST1. So off ang ignition 1, off ang accessories, then guys muning EM1 or battery 1. Din ang isa guys, kani siya EM2 or battery 2. So accessories, walay accessories guys. Next, ignition 2. Then start. So guys, matingala mo na may EM1, EM2. So this video tutorial is very simple ra. For basic lang ni siya ato ihatag nga knowledge about ignition switch guys. So kung makita niyo guys, ato i-closer para makita ninyo. Kaning EM1 guys or EM2, pwede na siya EM1 or battery 1. EM2 or battery 2. ST1 sa start na to, IG2, IG1, ST2, ECC or accessories. So guys, ani ra siya. Pwede ni siya guys. How many terminals is 7 terminals ang naaani nga ignition switch. So common lang ni siya, medyo itawag pa medyo maglibog ang uban. So very simple ra guys, dili ta maglibog kay at least ako siyang i-tackle paron na tutorial. So kani siya guys, EM1 pwede na to na siya sa first main na to nga supply para sa ignition switch, EM1 or battery 1. So nganong na EM2, so pwede ni siya guys, once ang ato unit o sakyanan either mga modern, so na tayo gitawag guys na keyless o push start na nato, bali ang ato ang pag-start sa ato ang mga sakyanan karon na mga model. Matawag na siya guys kaning EM2 or battery 2, pwede ni siya gamitun guys as backup ani in case wala ni siya gamita. Once kung gigamit ni siya guys, sometimes gamitun ni siya during ang ato ang unit gitawag pa keyless. So pag push button guys, separate ang ato ang start sa ato ang key mismo nga atong gamitun, yung baga manual pag start. Once i-push button, pwede ni siya guys magamit ni siya para pag pa-start na to sa ato ang starter. So na makita niyo ST2. So tanawon niyo guys kung ako ning supplyan guys kana. First na to accessories, wala. IG2. Ignition 2, then ST2. So I repeat guys, kani siyang EM2 or battery 2, pwede ni siya gamiton sa mga push button switch o keyless ng mga sakyanan. So pwede ni siya, or kung wala ni siya gamita guys, pwede ni siya backup. Once madaot ni siya, sometimes na unit na wala ni siya gamita, so pwede na to na backup siya. Kay same ra siya ang iyang principle. Pag once na to i-press, long press dito ang last, may start siya kani istito, once na ni siya i-supply. So pwede siya siya diri sa isa muna ni siya. So off. So battery 1, kita nyo guys, battery 1 first move na to guys. Accessories,
So kumpleto ni siya, guys. Next, ignition 1, guys. Kini last ang pag-start. So guys, nakita ninyo pag once mo siga ang start, mawala ang accessories. So little knowledge lang or idea, guys. Mawala siya ang atoang accessories, guys. Once ato siyang start, to make sure nga ang amperes ato ang battery gikan sa ato ang starter relay, dapat purely siya lang ang maggamit. Pag once mag-start siya, walay gamito na to sa accessories. So ang starter lang mismo ang pinakadako nga mudiman og amperes. I'm not sure kung pila ka amperes, but very big amperes og current ang iyang gamiton. So dapat iyang i-stop ang atong accessories. So ang accessories, guys, na diha ang ato ang cigarette lighter, ato ang stereo. Another, guys, nganong mawala ni siya ang accessories during mag-start ta, guys, para advantage sad na mapil na to ang vibration or something noise during pag-start, kay once pag-start na to, kung dili na to ni siya ma-pop or mawala, sometimes ang uban nag-unang stereo, so dili na to mapil ang vibration or ang ato ang condition kung nag-start na ba. So always ta nag-crank. So ato ning gilong press bali pagtuon nato na wala pa ni start na crank, so may tendency because of nag-on ang ato ang stereo. So dapat mawala ang supply sa ato ang accessories mismo sa ato ang car stereo. Sa ikaduha na kapto na idea din, first idea or ino nato, pinaka important is dapat adto sa starter motor padulong ang big amperes o more current from the battery to starting. Okay, once mag-start na ang iyalang supplyan, starter motor, at the same time ang atong ignition para mag-start. So balik ko na to, guys, kung ato ning supplyan, wala pa na to na off. So una to una accessories, guys. So ignition 1, makita ninyo start 1. Kita nyo, guys, mawala. So anong mawala? Muna to ako gihatag nga idea o knowledge about sa mawala ang accessories na to. Then start, okay, nawala ang accessories. Then off ang ignition 1, off ang accessories. Then naara ang battery. Kini siya, guys, kini siya na i-supply, either wala na ni siya nga to ang key. Then pwede na to ni gamiton, I repeat, para sa ito ang mga keyless na mga unit or push button ang start. So wala na siya accessories, kundi diretso siya ignition. Diretso siya ignition to. Wala na siya accessories. Then start. Nakita nyo, guys? Wala na siya accessories. Kaya diretso siya pag-start. Example push button, start siya, wala na siya accessories, diretso siya sa ignition din starter. So kung ato i-double, guys, so ani, so naatay gitawag bali key, pwede na to ni siya pa start. So kung ato i-on primero, guys, accessories, so isa ra, guys. Next, kung ato siyang i-ignition, duha na. So duha na, guys. Then sunod ang ST. So, makita nyo, guys, duha ka ST. So dili siya pwede mag-double once ato siyang gamiton ang push button. So ang push button dili lang siya sa ST2. Pwede sad nato gamiton siya. So depende na sa setup sa ato ang mga unit, guys, kay kumbaga make sure lang nga kani siya EM or battery 1, EM to or battery 2 na siya i-supply. So ana ra ka simple, guys, ang ato ang gihatag nga additional mini new vehicle karon, equipped na siya ang gitawag nato keyless. So mo na to akong gi-discuss ganina, push button start na ang nato i-require. Then na siya gitawag transponder o ang device nga mag-receive og signal, mag-transmit, mag-response, muna yung itawag, guys, na RFID.
So radio frequency identification. So na-SI chip diri sa ato ang head, sa ato ang key. So dinapay gitawag na tog immobilizer, si kuan na siya guys, an electronic device nga magprevent sa ato ang vehicle nga mo start if wrong key ang gamiton. So medyo nag-improve or mga latest na siya karon sa ato ang mga unit na mga bag-o. So at least kini siya guys, basic lang ni siya para at least namoy not only a little knowledge but it's big pag inyo pa nang gitawag pa i-develop. So this is only a basic, so sometimes need po nato mo undergo actual o baga at least nanatay basis especially this tutorial. So guys, last but not the least, so after this basic knowledge about ignition switch, so na ko i-upload na video tutorial especially servicing. So kani siya guys, very simple lang siya ato servisan ni siya, so ato siyang i-cleaning, so simple ra na siya. So na ko coming upload coming na i-upload about servicing o pag-repair aning atong ignition switch. So maura siguro na guys, at least thank you for watching my video. Hope na mag-subscribe mo at least ma-notify mo every now and then atay mga i-upload na mga video sa ato ang YouTube channel especially Tat General Services.